Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay maniklod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanantipan sa Siyon, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kabanantipan. Tinulungan sila ng mga levita at pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanantipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanantipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang kapakpak ng mga kerubin kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kabanantipan at ang mga pasanan ito. Walang ibang laman ang kaban. Kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay iniligay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirahan ninyo,
habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanantipan, sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, baya ang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo na po ang lahat. Jesus, ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang inamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Salamat sa iyo. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinalala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa Nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasama sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian nyo naman yung mga katabi nyo, pakisabi, good morning. Masaya po ba kayo? Buhay na po ba? Gising na? Sa atin pong ebanghelyo, ang napakahalagang isang pinapakita ay yung pagmamahal lang Diyos ay nararamdaman. Yung pagmamahal lang Diyos nakikita. Yung pagmamahal po ng Diyos dumadating sa buhay ng bawat isa at ito ay may magandang epekto sa mga buhay ng mga tao. Yung ating poong Jesus Nazareno po, sa Ebanghelyo napakinggan natin, siya yung nagpupunta sa mga bayan, siya yung nagpupunta sa mga tao para makita siya at para makapagdala siya ng pagpapagaling sa mga tao.
hindi po naghihintay ang Diyos na siya ay puntahan. Siya mismo ang gumagawa ng paraan para maabot yung mga tao. Ano pong ipinapakita noon? Pinapakita po noon yung tunay na kilos ng taong umiibig. Hindi ho ba kapag tayo ay nagmamahal, tayo mismo yung nagpupunta sa minamahal natin. Gumagawa tayo ng paraan para maipadama sa minamahal natin na mahal natin sila. At tayo sa ating mga kilos, ang gusto natin, mapabuti yung buhay ng ating mga minamahal. Yung Panginoon, nagpapakita, dumadamay, at nagpaparanas ng kanyang pagmamahal. Napakaganda po ng kagustuhang ibahagi ng Panginoon sa bawat isa. Sa katunayan po, sinasabi sa ating katekismo na ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos, kung bakit bumaba ang Diyos mula sa kalangitan para makasama tayo dito sa mundo, ay para magparanas ng pagliligtas ng Diyos na kanyang ipinapakita sa kanyang mga kilos, pamumuhay at mga pangangaral. Madali po nung panahon ni Jesus na siya ay matagpuan. Madali na makita at mapuntahan. Pero ngayon po, sa panahon natin sa ngayon, sasabihin ko po, madali pa rin siyang matagpuan sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng pagpunta dito sa kanyang dambana. Madali pa rin mapuntahan ang Panginoon. Saan pa po present ang ating Panginoon? Sa ating mga buhay, sa ating mga komunidad, sa ating mga lipunan, narariyan ang Panginoon. Ano nga lang po yung pinagkakaiba sa ngayon? Ang nakakalungkot po na realidad sa ating mundo ay yung Diyos nais tayong tulungan lahat. Yung Diyos nais tayong iligtas ang tayong lahat. Pero tayo, tanungin natin yung ating mga sarili. Tunay pa ba nating nilalapitan at tunay pa ba tayong naniniwala sa ating Panginoon? Yung nakakalungkot po na realidad sa ating mundo, pilit nating inaalis yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Inaalis natin siya dahil kung minsan yung kanyang mga pangangaral, yung katotohanan na ipinapahayag niya, yung kanyang mga utos na ipinapagawa sa atin, ay ayaw nating sundin. Mas gusto nating sundin yung ating mga sarili. Kaya anong ginagawa ng mundo ngayon? Pilit na inaalis yung Panginoon. Inaalis sa mga usapan, inaalis sa mga pagsasalo, inaalis sa buhay ng bawat isa. Kaya anong nangyayari? Hindi nagagawa ng Panginoon yung mabubuting bagay na ninanais niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang isang paanyaya sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga buhay, tingnan natin yung ating mga pamilya, yung mga komunidad na kinabibilangan natin. Tanungin natin yung ating mga sarili, nararanasan ko pa ba yung Panginoon sa buhay ko ngayon? O ako rin ay isang dahilan kung bakit nawawala yung Diyos sa aming mga buhay, lalo na sa buhay sa lipunan. Sa atin ang ebanghelyo po, maliwanag na sinasabi, yung Diyos pinapagaling yung mga kasakitan ng bawat tao na lumalapit sa Kanya. Sa panahon po natin ngayon, bukod sa physical na kasakitan, ay may mas malalim na kasakitan na tayo ay nararanasan. At ano po ito? Kasakitan na mula sa kasalanan. Ito rin po yung isang nagiging dahilan kung bakit ayaw na nating papasukin yung ating Panginoon sa ating mundo, sa ating mga buhay, sa ating lipunan, dahil sa ating mga kasalanan. Ayaw na nating pakialaman pa tayo ng Diyos. Kaya pilit natin siyang inaalis. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, naniniwala po ako na kaya kayo ay naririto, kaya kayo patuloy na lumalapit sa Diyos, ay dahil patuloy pa rin kayong naniniwala at nananampalataya sa Kanya.
huwag niyo pong bibitawan iyon. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Dahil sa Kanya lamang tayo makakatagpo ng kaligtasan sa ating buhay. At may mission po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, mga anak at mga alagad ng Diyos. Ibalik po natin yung Diyos sa buhay, sa labas ng simbahang ito. Hindi lamang po dito matatagpuan ng Diyos. Nawa matagpuan din ng Diyos sa inyong mga buhay. Kayo po ang magpabalik ng presensya ng Panginoon sa ating lipunan. Huwag po nating itago, huwag po nating ialis. Tayo ay maging paalala na yung Diyos patuloy na buhay at patuloy na nagnanais ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ito po yung gusto ng demonyo, mawala talaga sa ating kamalayan yung ating Panginoon para mawala tayo sa kaligtasan. Pero ang Panginoon po, nawa sa pamamagitan din natin, patuloy na magpaalala ng Kanyang daan patungo sa kaligtasan. Huwag po nating hayaan na yung boses ng demonyo, yung sakit ng ating pagkakasala, maging dahilan para tuluyan nating ialis yung Panginoon sa ating mga buhay. Ang bawat isa sa atin nawa ay maging tanda at paalala na yung Diyos tunay na kumikilos at tunay na nagmamahal sa atin. At paano po natin maipapakita na tunay nating mahal ang Diyos at tunay nating naipaparanas ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sa mga kabutihan na ginagawa natin, sa ating pagpapaalala at pagpapaalala kung ano ang tama, pagpapaalala lalo na kapag nagkakamali ang ating mga kapwa. Maipapakita po natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang bayan kapag tayo ay nagiging buhay na tanda ng Kanyang presensya sa mundo. Huwag po nating bibitawan ito. Huwag nating hayaang magtagumpay ang masama na gustong mag-alis sa presensya ng mundo, sa presensya ng Diyos sa mundong ito. Patuloy tayong maging presensya ng Panginoon simula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sino mang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, nawa ay kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan ng pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ito ang
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda, upang paalabin nito ang aming diwa, sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay tumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilupod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo,
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa atin. Sa pagkakataon na ito, ating pagsanuhan ang katawan ito. Yesu Kristo, siya'y ating lakas at sa lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inahahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe na Jesus Nazareno, ang large size, at nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy ko pong gustong ipaalala sa inyo na yung Diyos nagnanais ng mabuti para sa ating mga buhay. Huwag po natin siyang alisin sa ating mga buhay. Patuloy nating buksan yung ating sarili para tayo ay mahipo at mapuntahan ng ating Panginoon. Kapag malayo sa Diyos, wala po talagang kaligtasan. Pero ang Diyos po, nagnanais na palaging makalapit sa atin dahil nais niya tayong mabuhat patungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, tinitingko ka namin, aral ng aming buhay.
kaligtasan, sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang isang pinamatayan ay sa bisag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inumalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.